Good morning or good afternoon. This is GMC Denali 5.3 liters. Ang problema po nito ay maingay, noisy problem of this engine. So the cause of the problem is hydraulic valve lifter. This one, there is a worm of this side. So it will be need to change this whole hydraulic valve lifter. This is the new one. And also the camshaft, may tama na po itong camshaft nya, itong angle nya, camshaft lobe, this one. So kailangan po ito ng palitan ng bago. Hindi na po ito pwede kasi magkakaroon din siya ng cause ng ingay. So kailangan po ito ay palitan ng bago. So una natin itong i-assemble bago na po ito. This is a new one, camshaft. So we need to put a lubrication here. Okay, I will put there. This is the new camshaft. This one. Kailangan natin yan na talagay. So this is the new one na camshaft. Okay. Lagay natin ang stopper. This is the stopper. So the rubber is good. Yan po ang pinagmulan ng ingay niya. Kinain niya kasi yung cam loop ng camshaft. So laging problema ay maingay siya pagka nag-umaandar na. So ipitan natin to. Torx size 35. Yan. Kita natin ang balanse. Balanse lang po ang bakahigpit niyan. Okay. I-setting natin ang timing niya. Nandito yung marker. Tapos ito ay tatapat nyo rin itong marker na to. Itong arrow niya. May arrow po yan. Ayan. Kailangan ito magtapat din dyan sa arrow na yan. Okay, lagay muna natin to. Halos. ما بتمسك مظبوط طيب هلا انا حاطلع جرب اعمل لك شوف ضروري ayan isentro muna natin ilalagay ko muna itong pinaka tornilyo niya sabay pihit na ganyan. Yan po. Di ang mark, ang timing nito ay nakatapdid siya number 1 dito.
ito number 1 ho niya pag nakataob yung makina. Tapos dito yung marker niya. Ito. At saka ito sa camshaft. Aro niya ito eh, pinaka-aro. So pagtatapatin lang ho 'yan. Tanggalin na natin itong pinaka-sprocket. Ilagay mo muna natin itong tensioner niya, tensioner guide. Yan po ang tensioner guide niya. Yan. Itong timing chain niya ay wala ho yan. There is no marker here. So it even where you put this is no problem. Okay. Lagay natin to. Ito po ay may advancer po siya. Kasi kasama niya ang advancer sa camshaft. Meron po siyang sensor kasi. There is a sensor. So tanggalin natin ito para hindi siya kumontra. Yan. Para hindi siya kumontra. Lagyan niyo po ng kontra dito. Stopper. Put a stopper in the back of the camshaft. Okay, yung timing niya ay parehas na. Nandito na. Pati itong valve ng tornilyo ay kailangan din palitan, mas maganda kasi naglulok rin po yung ang valve dito sa loob. Nagkakaroon siya ng check engine, ilalabas na yan. Ayan po. Ayan, nakasentry na ho siya. Tapos ito ilagay. Ayan. Okay, tigpitan po natin ito. Touch this timing guide tensioner. Easy lang po siya. Sundan nyo lang po yung procedure nyan. Yan. Okay siya, nakatapat na po siya sa marker. Nagkatapat na sila. Yan. Yung timing pagkatapat. Then hide this side. Put a meter here. Okay. Yan, bit na po yan. Huwag niyo pong i-impakin kasi pag in-impak nyo yan, magkakaroon siya ng shock dito. Mapuputol ito pinaka tensioner guide niya. Kaya huwag niyong i-impakin niya. Okay.
ho yan. So, maitik na po. Balik natin sa dati. Another time. Ipotin natin kung tatapat siya ulit. Dalawang ikot ho siya bago magtapat. Ayan. Okay na po siya. So, kailangan natin ng okay, yan lang po ang pagsiting ng timing ng GMC Denali Yukon Suburban. Pare-pares lang po yan. Balance yun. Okay, thank you. Thank you for watching. Okay, tapos and next the oil pump. Ito na po yung oil pump niya. Yan po. Yan. So, pipitan na lang natin to. Yan. Pipitan na lang natin yan. Ito pong rubber na ito ay napaka-importante. Kailangan hindi pa ito collapse. Kasi pag collapse na ito, humihina yung pressure ng langis. Makikita mo doon sa sending sa dashboard, mababa po masyado ang reading ng sa pressure ng oil. So pag yun po ito nagkakaroon ng cause ng mababa ang reading ng langis po ng pressure. At nagkakaroon po ng ingay ang hydraulic valve. Kailangan maganda pa po itong rubber na ito. Okay po. Thank you so much.